Hi guys, good day. It's me Bea and welcome again to my channel. Issue ng net touch ni Abby Maranyo, panalo na sana ang CCS. Trending pa rin sa social media. F2 Logistics ng Daya daw, atin pong pag-uusapan ang lahat ng yan. Kaya bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and hit the notification bell para lagi po kang updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Naging intense nga ang laban sa pagitan ng F2 Logistics Cargo Movers versus Crumlin Cool Smashers ng February 18, 2023. At tumatak na naman nga ito sa history sa PVL dahil dalawang beses na nagharap ang F2 versus Crumlin at dalawang beses nang tinalo ng F2 ang Crumlin Cool Smashers na isang champion team. Sa pag-uumpisa pa lamang nga ng PVL ay sarit-sari ng prediksyon ang ating narinig sa Madlang People, lalo na nga All Filipino Conference ang nangyari ngayon na talaga namang babawi ang Crumlin Cool Smashers sa F2. Dahil nga po marami po ang nagsabi noong reinforced conference nang tinalo ng F2 ang Crumlin ay dahil daw ito sa import ng F2 Logistics Cargo Movers. Ngunit sa pangalawang pagkakataon nga ay talagang hindi ito nagkatotoo ang mga iba't ibang prediksyon ng ibang Crumlin Cool Smashers fans. Dahil tinalo ulit ng F2 ang Crumlin sa loob ng 5th and 10th setter match. Kaya naman sa kabila ng bakbakan sa 5th setter match ay 13-14 po lead po ang Crumlin Cool Smashers score ay hindi nga napansin ng referee at ng Crumlin Cool Smashers staff kaya hindi po ito nagpa-challenge ng net touch itong si Abby Maranyo. Kaya naman agad ito nag-trending sa social media na talaga naman panalo na sana ang Crumlin ngunit hindi nagpatawag ng challenge at hindi nakita ng referee kaya hindi ito natawagan o napunta ang punto sa F2. Kaya naman sa laban ng F2 ay naipanalo nito 16-14 ang scores. Agad naman nga nag-trending sa social media ang video clip na ito na kuha nga ng iba't ibang netizens at coverage nga ng One Sports. At napakaraming ang fans ng Crumlin Cool Smashers talagang nagtanggol sa Crumlin na dapat daw panalo na ito. Kaya simula ng February 18 hanggang ngayon ay talaga namang trending pa ito sa social media at ang ibang fans ay hindi pa makapag-move on kaya sa mga social media platform ay napakarami pa rin nagbabash sa F2. Narito po ang iba't ibang komento atin pong basahin ng pagbabash o pagtatanggol rin ng F2 Logistics fans sa Crumlin. At meron pang fans na post sa social media ng F2 na ang sabi magpa-billboard na daw ang Crumlin kasi nga hindi pa ito makamove on sa nangyari. Narito naman po ang komento ng iba't ibang netizens about sa post. Kaya guys, ano po ang masasabi nyo sa issue? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell for more updates. Maraming salamat, babu!